pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, tayo pumapasok sa mga mahal na araw sa pagsapit natin ng Linggo ng Palaspas. Nawa, mga minamahal ko mga kapatid, samahan natin si Kristo sa pagtahak sa landasin ng daan ng krus upang tayo sa mamunti nating pamaraan, tayo'y makapaglingko din sa ating kapwa. Kalakip ng mga kahilingan na ating luhog sa banal na pagdiriwang isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ng ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mamunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging didiwaiba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang paikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ng maihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aki'y pumalikid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y iyahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kita, ganap. Purihin ang Panginoon
ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudiyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang maparatangan siya ng mga punong saserdote at ang patatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputokman, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pesta ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya ay nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit? Anong masama ang ginawa niya?
tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa silang o lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudiyo. Siya ay pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya ay pinagahampas sa ulo. At matapos kutsain kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ang sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila sa lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulagang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikpan niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya ibantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakda laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudiyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inilapusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay naglilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinikmak ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magstay po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo
mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nainig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at tubuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. At maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ngayon nga po sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa, sa Linggo ng Palaspas ating sinisimulan at pumapasok na tayo sa mga mahal na araw. Tangay-tangay natin at daladala ang mga palaspas na sagisag na tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating hari. At mga minamahal ko mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo nagpapasimula ng mga mahal na araw, dalawang bagay ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa paglalakbay natin bilang mga mananampalataya ngayong mga mahal na araw. Nauna, mga minamahal ko mga kapatid, God saves us by serving us. Ito yung unang katotohanan na ibinibigay at ipinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang. No, hindi lamang ng Linggo ng Palaspas, bagkus ng mga mahal na araw hanggang sa ating sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang Diyos iniligtas tayo sa pamamagitan ng paglilingkod niya sa atin. At yan ang katotohanan ng ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, na ang Diyos araw-araw naglilingkod sa atin. Kaya nga, yung mga Israel na ating ginugunita ngayon, ano, na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ano, daladila nila ang mga palasmas at si Jesus nakasakay sa isang asno. No, hudyat o marka, no, sagisag na tinatanggap nila si Jesus bilang hari. At bilang hari, mga minamahal ko mga kapatid, yung kaisipan na ibinabahagi sa atin ang ating Panginoong Hesukristo hinggil sa pagiging hari, dapat ang hari naglilingkod sa kanyang sambayanan. Hindi siya yung pinaglilingkuran. At yan ang pinapaalala sa atin ang ating Panginoong Hesukristo, lalo tigit sa pagbasa o sa ikalawang pagbasa na ating napakinggan sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inangkin ang kanyang pagka-Diyos, bagkus naging tao at ibinilang niya ang kanyang sarili bilang isang alipin. So ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, alipin, naglilingkod. No? Kasi mentality ho nating mga tao, no? Kapag tayo ay, sabihin natin, pumupunta sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, ang pinaglilingkuran natin, Diyos. No? No? Mga minamahal kong mga kapatid, maybe in a certain aspect, pero ano, sa kabuuan ng ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos, ang Diyos pa rin naglilingkod sa atin. Kung nandito man tayo sa unahan, naglilingkod sa simbahan, ginagamit tayong instrumento ng Diyos para paglingkuran ang kanyang sambayanan. No? At kahit sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, narito pa rin ang ating Panginoong Hesukristo naglilingkod para sa ating lahat. Ibinibigay mulit-muli ang kanyang sarili, ang kanyang katawan at dugo para maging pagkain natin na nagpapalakas, no? Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sana din, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating pagtahak, sa paglalakbay natin sa mga mahal na araw, ito rin yung makintal sa ating isipan at kalooban na ang Diyos
patuloy na naglilingkod sa atin. So bilang mga mananampalataya niya, bilang mga Kristiyanong alagad niya, sana'y maglingkod din tayo. Ano? Isuko natin yung ating sarili at gamiting instrumento ng Diyos para paglingkuran ang kanyang sambayanan. No? Maminamahal ko mga kapatid. Wag nating kumbaga italastasin na tayo, gusto natin tayo yung paglingkuran. Parang hari. Ang Diyos na sinusundan natin, hindi niya ibinilang yung sarili niya sa mga taong pinaglilingkuran. Bagkos, ibinilang niya yung kanyang sarili sa mga taong naglilingkod. Kaya nga, marapat lamang na tayo din bilang mananampalataya, dun din ang katatayuan natin. Pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na ipinapaalala sa atin ang ating pagdiriwang, lalo tigit ng mga mahal na araw, ay ang katotohanan na Jesus brings our sins to the cross and our sins bring Him to the cross. Katotohanan ho yan, mga minamahal kong mga kapatid, at ipinibigay sa ating mabuting balita, ipinahayag sa ating mabuting balita ang kaisipang iyan na yung ating mga kasalanan bilang tao, mga minamahal kong mga kapatid, dinala ni Kristo sa krus. At sa katotohanan din na tayo mga makasalanan at punong-puno tayo ng maling gawa at mga pagkakasala, dahil doon, tayo mismo ang nagdala kay Kristo para maipako sa krus. Kagaya din nung kanyang mga taong pinaglingkuran na nahayag sa mabuting balita. Yung mga taong pinagpahayagan niya ng mabuting balita, yung mga taong pinagaling niya sa mga karamdaman, yung mga taong ginawa niya ng mga kababalaghan, no? Sila yung nagdala, no? Naghumiling pa nga sa Gobernador Poncio Pilato na ipako si Kristo sa krus. Tayo din, mga minamahal kong mga kapatid, alalahanin natin na sa tuwing tayo ay nagkakasala, gumagawa ng mga maling gawa, nag-iisip ng masama sa ating kapwa, no? Mulit-muli, dinadala natin si Jesus patungong Kalbaryo at tayo mismo yung nagpapako sa Kanya sa krus. Abay, mahiyahiya naman ho tayo. No? Minsan na ho na si Kristo dinala yung ating krus na mga kasalanan. Ngayong mga mahal na araw, ano, tulungan naman natin si Jesus para dalhin yung bigat ng mga pagkakasala natin bilang mga tao. No, mga minamahal kong mga kapatid, sana sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng banal na misa at gayon din sa pagtahak natin bilang mananampalataya sa mga mahal na araw, talastasin, itatak natin sa ating puso't kalooban ang bagay na ito. Tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod niya sa atin. Nawa, paglingkuran din nawa natin ang ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating mga kasalanan, dinadala at pinapako natin si Kristo. Kaya sa ating buhay bilang mananampalataya, sana magbago na tayo sa ating pamumuhay. Tumalikod na tayo sa mga kasalanang ating nagawa at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos at gumawa ng mga kabanal-banal at kalugod-lugod na bagay sa harap ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng po may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Siningkap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas
ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain ang alaala ng kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala sa mahabaging pagmamahal ng Panginoon na nakakaunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan, idulog natin ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin ang ating pungitutugon. Mahabaging Aba, dinggin mo kami.
Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa tulad ng nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas lagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa si Papa Francisco, ating mga obispo, at mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo na nauukol sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Nawa maunawaan natin ang mga hirap at sakit ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, tinggin mo kami. Nawa ang pagdiriwang natin ng alay kapwa ay maging daan ng ating pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo para sa mga kapatid nating naghihirap at nagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, tinggin mo kami. Sa gitna ng katahimikan, ating idulog sa Diyos ating mga personal na intensyon. Panginoong Diyos, alalayan mo kaming mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kalwalhatiang walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong buktong nanak, sumami nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring sa larin. Sa pagmamalasakit niya ay kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagkalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inihabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at putuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili na managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang buong lakas loob. Namin, kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsala mo sa banal na paikinabang. Kami yung pinalingon ng may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Aming pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi ng pagnanais ng pambansang Dambana na isabuhay ang Gospel of Inclusion, tayo po ay may iniimbitahang professional sign language interpreter sa mga banal na misa tuwing ikapito at ikasyam ng umaga kapag Linggo. Ang lahat ng ating differently abled na mga kapatid ay inaanyayahan. Ikatlo, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang Linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikaapat, pinagbibigay alam po na one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana ngayong araw na ito, Linggo ng Palaspas. At mula Huwebes, Santo hanggang Linggo ng Muling Pagkabuhay, maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ikalima, bahagi ng mga gawain natin ngayong mga mahal na araw, tayo po ay mayroong pagpapakumpisal mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo. Ito po ay sa ikawalo ng umaga hanggang ikalabing dalawa ng tanghali at sa ikaisa hanggang ikalima ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Biyernes Santo ng hapon. Gayon din naman, ngayong Miyerkules Santo ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na ikalima ng umaga mula Barangay San Isidro Sur. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, ngayon po ay Linggo din ng Alay Kapwa, natatanging araw upang magbahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Para sa inyong tulong at donasyon, makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa mga contact details na nasa screen. Ika-pito, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Sa ganap na ikawalo at kalhati ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mamakapangyarihan upang tayo maging kawagi si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanala at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.